Doc Bong, yung iba naglagay naman sila ng glass divider naman. May nakita kang mga ibang restaurants na naglagay sila ng glass divider. Mm-hmm. So, anong risk naman nun? Mahahawa pa rin yun kahit ano, di ba, indoor na kumain sila sa isang restaurant. Well, very important yung talagang distance, no? The 6 feet is a general rule. Added health benefit yung meron pa sila nung parang cellophane na arang. Mm-hmm. And kung mas makapal nga yun, mas maganda. Pero, i-remind natin sila na bago ka umupo doon, napunasan nyo ba yan? Meaning, baka correct, may kumain, na-disinfect ba yun? Na-disinfect ba yan? Kumain nga doon, merong mga arang. Ayun naman, nakita mo, may mga tidbits pa ng kung anong mga nandoon. Mm. Hindi rin siya safe. It's safe. No? So, very important, before you go, before you sit, ipa-check mo. If you can do it personally, ikaw yung, well, mag-disinfect ng lugar para makasiguro kayo, you wash your hands, and then you start eating, parang ganun. And of course, baka makalimutan ko, dun sa mga parking areas, dati kasi di ba pag may sasakyan ka, pakiparada mo tong sasakyan ko dun sa parking. Valet parking. Yeah. They are not really encouraging that anymore. Mas maganda daw, ikaw ang mag-park ng sarili mong sasakyan, ikaw magsara ng pinto, ikaw magsusi ng ikaw muna, et cetera. So wag mo nang iasa kasi nga baka mamaya doon ka pa makakuha ng infection. Correct. So these are some of the things na inire-remind natin, ano? Pero paano ka ba mag-decontaminate pag uuwi ka ng bahay, ano? So very important na pag uwi mo ng bahay, di syempre, kumisan meron ka pang take out, di ba? Take out mo, huwag mo kagad ipapasok sa loob ng bahay yon. Dapat, bunasan mo o linisin mo o i-alcoholize mo yung mga, yung yes, kahit man lang yung labas ng supot. Yung exposed na, yes, dapong. Oo. Mm-hmm. And of course, ikaw na mismo, personally, and the rest of the group, lalo na kung meron kayong taong nag-iintay sa bahay, huwag kayong basta-basta papasok ng bahay ninyo. If you can disinfect yourself outside your, yung sa living room, huwag mo na doon, sa garahe pa lang, kung meron na kayong area doon na po pwede kayong mag-disinfect, magpalit na ng damit, o kung po pwede nga, maligo na eh. No? Para talagang sigurado na pagpasok mo ng pinto ng bahay mo ay fully 100% clean ka and disinfected ka. No? Very important kasi galing ka sa labas. Hindi mo nga alam. Kahit nga yung salamin ha. Correct. Cellphone, lahat yan. Puna siya, lahat yan. Yes. Hindi mo talaga lahat yan. Minsan kasi salamin, bigla mo nilang maibababayan. Yung susi nga ng sasakyan, ganun din eh. So, kaya mas mainam nga daw, Doc Bong, wag na mag-accessories, wag na kasi pwede bang kapitan ng virus. Oo. Kung kakain ka, kung kahit mag-grocery, wag mo nang dalhin yung malaking bag mo. Ako may isa na lang yung pinanglalabas. Akong ginagawa ko, naka-ziplock pati yung cellphone ko. Yun, para at least yun. Tapos pag alis ng cellphone, alcohol pa rin, kahit naka-ziplock siya. Ngayon, pag nandun ka, nauna lang kasi yung went to kung paano mag-decontaminate. Pero while inside the restaurant, very important din na aware ka sa galaw mo, no? Kung po pwedeng maiwasan mo nang pumunta ng banyo, kung hindi ka naman mawiwiwi or hindi naman emergency, huwag mo nang gamitin yung comfort room, no? Ika nga. Kung gagamit ka, always bring an alcohol. Huwag mo nang iasa doon sa restaurant. Asan alcohol ninyo? Yes. Napunasan ba ito? Ganyan, no? You bring your own. Meron kang wipes, meron kang tissue, etc. And then, of course, itatapon mo lahat yan. Yung doorknob, Doc Bong. Yes, very important yung doorknob, yung toilet flush. Bago mo buksan, spray. So, kung po pwede, no? Kung habang nandun ka sa restaurant. And of course, sabi nga natin, sharing now is not a normal issue. Hanggat maaari, huwag kayong mag-share ng mga, pakiabot naman yung patis. Sir, pwede pahiram ba yung patis sa bilang table? Kasi ano yun? Not sharing is caring. Yun ang bagong ano ngayon eh. Yun ang bagong motto. Kasi sharing is caring. Sharing is caring. Yeah, gano'n, parang gano'n. So, hindi na po pwede dati norm na, pakiabot mo naman yung asin sa kabilang mesa. Hindi na po pwede yun. No? Hindi na. So, yan. So, ano pa yung mga do's and don'ts? So, kung lalabas kayo, ano yung mga dapat mo munang tingnan sa sarili mo at sa pamilya mo, sa buong pamilya? Of course, huwag kang lalabas ng bahay pag may sakit ka. I mean, ito in general, ha? In general, mataas ang BP mo, uncontrolled, don't go out. Sugar mo is elevated, hindi controlled, don't go out. Meron kang non-healing mood, may sugat, ayaw gumaling, of course, you don't go out. And respiratory ailments, may sipon ka. Hindi, sipon lang, okay lang to, wala naman to. No, don't do that. Not even, kahit yung sore throat, masakit na lang muna, o may ubo,
huwag ka na sumama. Na. Or, yes, kasi hindi mo alam kung pwede. Risky pa. Yeah, ikaw makakahawa or mahina resistensya mo that time, simpleng na nasingot mo yung droplet, ayun na, dire-diretso na, no? Review lang natin if you can wear the proper, of course, wear the proper attire, face mask, face shield, no? Kung pwede, may gloves ka para pag after eating, yung gloves mo, you can throw it in the trash can or isuput mo para sa garbage, tatapon na maayos. And of course, 6 feet away, proper distancing. Mm-hmm. And ang sabi nila, huwag yung buong family. Kung kayo lang, husband and wife, sige, good for two lang yung table, very neat, kayong dalawa lang, tapos tingnan nyo yung social distancing. Hindi yung dati kasi, isama si nanay, isama si tatay, yung mga apo, etc. Kasi whole family, alam mo naman ng pamilya, Pilipino. Ganun tayo eh. Dito naman sa atin, bawal pa rin naman kasing lumabas yung mga 21 years old pa baba. Yes. So hindi rin naman talaga sila pwedeng sumama. Pero we are saying this, or we're talking about this, not to encourage people to go out. Just in case lang, no, na baka nasa nag-mall kayo, nag-grocery or something, at hindi maiwasan na mag-dine in. Yung mga minention mo, of course, very, very helpful yan.